Hello, hello, good day, Sir Howard here. Today we are going to talk about a very important topic in becoming a psychometrician in the future. Ito yung ethics na tinatawag. This is very important for all psychometricians to know and at the same time also to apply. In fact, sa board exam, one reason why dapat nating pag-aralan ito, this is one of the learning outcome that anyone taking the board exam is expected to master. Dapat magaling sa pag-iintindi at pag-a-apply ng mga ethical principles in the field of psychometrics. As in, sinabi dito sa table of specifications na 15% ang weight niyan. That's a total of what? Around 22 items related to ethics in the field of psychometrics. Which tells us kung merong ganitong hiwalay na learning outcome for ethics, it tells us this is a very important topic to talk about. Now, karamihan ng mga sasabihin ko in this short video comes from the following sources. Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct written by APA. And yung locally naman, local version nito, yung Code of Ethics na sinulat naman ng PAP. So this lecture is not meant to give you or to discuss all ethical principles. Hindi naman, no? Kasi, number one, we are going to run out of time. And number two, it's your responsibility to read these documents bilang isang future psychometrician or even current psychometrician. Dapat paulit-ulit yung binabasa yung mga documents na ito para ma-master nyo yung concepts natin na may kinalaman sa ethics in practicing psychometrics. So again, let me repeat, this short video is not a comprehensive video that will discuss everything. Okay, so mag-find din kayo ng time na basahin on your own yung mga iba pang mga nakalagay dito. Definitely, hindi natin madi-discuss lahat. So let's talk about the word ethics first before we dig deeper into how we apply this in psychometrics. Ethics, a group of moral principles or set of values that define or direct us to the right choice. Important words are in yellow. Principles, values, direct us to the right choice. So, ang ethics pala ay sets of principles. Sa Tagalog, mga prinsipyo. Mga values. Ano ang role, ano ang pinaka-purpose ng mga prinsipyo at ng mga values na ito? These things direct our behaviors towards what? Dinedirekta o inaalalayan yung mga behaviors natin to the right choice. So the reason why we apply ethics is because we want to make the right choice, to make correct decisions in practicing our field. Becoming a psychometrician will involve you to make many decisions, make many choices, but of course, gusto mo na yung mga decisions mo at yung mga choices mo tama. And that is where these principles and values will help you. Sisiguraduhin niya, basta sundin mo lang yung mga principles at values na ito, that your decisions and your choices will be the correct one. Now, but what is the whole point of applying ethical principles other than making the right choice? There is something more important than this. More important than making the right choice or decision, mahalaga na maging ethical ka para hindi mo masaktan yung mga tao sa paligid mo, especially who? Your clients. Kasi what we do in psychometrics, when we administer psychological tests, and then we score those tests, and then we interpret those tests, and then we say something about these people, we advise, we recommend decisions that they can do, kapag hindi tayo naging maingat in those things that we do, it can cause us to harm our clients. So, imbis na nakatulong tayo sa kanila, nasaktan pa natin sila after all. And that is so unfortunate. After all, kaya nga sila lumapit sa atin bilang psychometrician. The reason why they approach us, the reason why they are availing of our service is for them to have a better life. Pero yun na nga, kung hindi ka maingat sa pagiging ethical mo
bilang isang psychometrician in handling psychological tests, there is a possibility na imbis na makatulong ka, eh makasakit ka pa sa kanila. As we go along this video, I'm going to give you some examples on how not being ethical can cause harm to your client or even in the field of psychometrics in general. Kasi tatandaan natin, no? This is my little analogy here. Psychological tests are good tools to use, definitely. Magandang tools to. Maganda itong gamitin to help people have better psychological life. But just like any other tools, kapag mali ang gamit, eh pwede siyang makasakit. Parang baril, di ba? Ang baril hindi naman siya likas na masama. If you are going to use the gun the right way in the right situations, then it can be a good tool to promote peace and order in any place. Pero pag mali ang pagkakagamit sa baril, kung saan-saan mo ginagamit, hindi tama ang handling mo, ginagamit mo sa init ng ulo mo, then it contributes to bad things in life, bad things in our society. Ganun din naman sa psychological test. Good use of psychological tests will definitely help a lot of people, but being an ethical psychometrician will harm, will hurt people, at the same time will also harm the field in general. So pag-usapan na natin, paano ba maging ethical na psychometrician? The following are very important terms that you need to remember: test developer, test user, and test taker. Test developer, ito yung gumawa ng test. Anyone who published the test, sila yung gumawa ng item, sila yung nag-establish ng reliability and validity of the test, sila yung nagpa-publish, sila yung nagdi-distribute, sila yung nag-conceptualize nung test, that's considered the test developer. And basically, legally speaking, the test developer owns the test. Unless binenta niya yung rights niya bilang owner sa isa pang tao, then hindi siya yung owner. But no, default. By default, whoever made the psychological test, the test developer is the owner of the test. Number two, yung tinatawag nating test user, ito naman yung mga tao or mga organization who are using a certain form of psychological test. Kung baga sila yung nag-a-avail, sila yung bumibili ng mga psychological test. So this could be a guidance office in a certain high school. It could be a human resource department of an organization, 'di ba? Or pwede rin itong mga individual persons, no? Meron kasi mga ganyan, no, yung bumibili sila ng mga psychological test because they are licensed to handle this test, and then they're going to use it for a certain reason. Test user ang tawag sa mga yan. So again, any organization, any human beings using this psychological test developed by the test developer, ang tawag doon, test user. Yung test taker, obviously, ito naman yung mga tao na kumukuha nung psychological test. The test user is the one administering the test because they have it, they bought it from the test developer. Test taker, ito na yung mga kliyente. Sila na yung mga bibigyan ng answer sheet. Sila na bibigyan ng questionnaire. We call them the test takers. They are the ones who will be paying the test user in exchange of administration of a standardized psychological test. So those are very important terms na dapat tandaan. Ulitin natin, test developer yung gumawa, test user yung nag-a-administer ng psychological test o yung merong binili na psychological test, and the test taker, ito yung mga kumukuha ng psychological test na later on i-scorean yung kanilang performance from those tests. Now, for the next slides, bibigyan ko kayo ng mga different cases, and then from these cases, pag-uusapan na natin yung mga different ethical principles na dapat nating tatandaan. Let's start with case number one. Brad is doing his thesis on the effect of music to people's positive identity. While browsing psych articles, he found exactly what he was looking for. Ano yung nakita niya? A psychological test that can measure a person's level of positive identity. Kailangan kasi sukatin ni Brad yung positive identity para magawa niya yung kanyang research.
He referred this to his mentor, and he was given the go signal by the mentor to download the instrument and begin pilot testing it to establish reliability and validity. He downloads the journal where the test is, made 50 copies of the test. So, kinuha lang niya yung journal, yung test section, no, nung journal article, because based on the case, the test is written in the article. So, dinownload niya yung article, tapos kinuha lang niya yung section where the test is in. And then, he made 50 copies of this test, pilot tested the instrument among his classmates. Ang tanong, how many violations did Brad commit? Or did he commit any violations after all? Ang tamang sagot dito, meron. Pag-usapan natin, ano ba yung mga maling ginawa ni Brad dito in relation to being an ethical psychometrician? Actually, red flag, yung mga red words na nilagay ko dito, he downloads the journal where the test is, made 50 copies of the test, and pilot tested the instrument among his classmates. Mali ang ginawa dito. Merong hindi tama sa ginawa ni Brad dito na dinownload niya yung article, tapos kinuha niya yung test section, tapos pinotocopy niya para i-administer niya. Kasi, tatandaan natin that in psychometrics, meron tayong tinatawag na principle of copyright. This principle is being applied or should be applied by the test users. Again, sino yung mga test users? Anyone who bought a certain psychological test for the purpose of using it. Sila yung test user. Sila yung merong hawak ng mga psychological test. Kapag test user ka, tatandaan mo, i-apply mo dapat yung principle of copyright. The basic idea of the principle of copyright, simple lang naman eh, di ba? Ina-acknowledge mo na yung test na binili mo is still owned by the test developer. Hindi porket binili mo yung test, ibig sabihin nun sa'yo yung rights to copy the test. No, you were just given the authority to possess the test, but you don't have the authority to copy, to photocopy the test that you have bought from the developer. Napakahalagang tandaan yan. Even if you are the test user, even if you have bought that test from the developer or from the owner, that doesn't give you the ownership of the test. The test is still owned by the test developer. Ngayon, napaka-obvious naman yung ibig sabihin niyan. Ano ang mga applications nitong principle na ito? Number one, bawal talaga mag-photocopy ng mga psychological tests, especially when we talk about answer sheets. Kasi marami sa industry ang ginagawa dahil nagtitipid sa budget, no, kulang sa budget. Kapag nauubos na yung answer sheet, ang gagawin ay ipo-photocopy na lang yung remaining answer sheet, and then hindi na sila bibili ng bagong answer sheet kasi nga na-photocopy na. Now, if you apply the principle of copyright, that is illegal. Hindi mo kasi pwedeng ipa-photocopy yung answer sheet na original, tapos yung photocopy nun, yun na yun gagamitin mo for the next batches. That is a no-no. When you do that, or when you know someone who does that, or who did that, this principle was violated. Kapag nauubos na yung answer sheet mo, and then you want to be an ethical psychometrician, what you do is, tatawag ka ulit sa test developer o order ka ng panibagong batch ng mga original answer sheet. Hindi pwedeng ipa-photocopy. Number two, another application of this principle, kung sakali mang naka-upload yung isang psychological test online, kagaya ng nakita nating case kanina, saan ba yun? Ito, naka-upload naman yan eh, for public consumption, di ba? Some of you may say, oh, naka-upload naman eh. So, ibig sabihin, pwede mong i-download yan at ipa-photocopy. Doon pa lang sa part na pina-photocopy, mali na. Yung pag-download nito at gagamitin mo para sa isang study, meron ka pang dapat gawin para maging matupad mo yung principle of copyright, and that is to ask permission from the test developer to use the test. Hindi porket naka-upload online, ibig sabihin, everyone is free to download that, photocopy that, and use it in any way. No. Uploading a psychological test online is not an indication that it's for everyone's use. Unless, ang exception dyan, kapag
totally nakalagay doon sa test na, oh, etong test na ito, ako nag-develop, lahat pwede mag-download nito, no need to ask permission if you're going to use it. Unless nakalagay yon, kinakailangan magpapaalam ka pa rin sa test developer. You need to email, you need to contact the test developer to ask permission that you are going to use that psychological test uploaded online. And I think marami nag-violate nito when it comes to thesis writing. Especially, kapag yung thesis topic mo involve you to use a certain psychological test that is standardized, hahanap ka lang sa Google, tapos meron na mag-a-appear doon, tapos i-download mo na, and then that's it. Again, you need to ask permission from the test developer. Kung ikaw ay isang teacher, at ikaw ay merong lisensya ng pagiging psychometrician, you should teach this to the group that you are handling. Kapag sinabi nila sa iyo na meron silang plano na mag-download ng test, tapos ito yung gagamitin nila, you need to inform your group that you need to ask permission from the test developer. Ito yung dalawang violation na ginawa ni Brad. Una, pina-photocopy niya ang isang psychological test na standardized, uploaded online, na wala namang nakalagay that everyone is free to use it. Number two, he did not ask permission from the test developer na gagamitin niya yung test. So, wag niyong gagayahin si Brad. Let's move on to case number two. Jerry wants to administer his religiosity scale for his master's thesis to a class of 40 students. He enters the room, greeted the class warmly, and introduced himself. He gave the following details to the class: his full name, age, the school where he is studying, and the purpose of the test. In fairness, marami siyang detalye na binigay. After this, he gave the questionnaires and answer sheet and went on to administer the test. Tanong, what ethical violation did Jerry commit, or did he commit any violation at all? Ang sagot sa tanong na ito, merong maling ginawa si Jerry. Okay, pag-usapan natin ano yung mali niyang ginawa. The red flag here is on that part, he gave the following details to the class: his full name, age, school, where he is studying, the purpose of the test. Now you may ask me, hindi ba tama yan? Dapat naman talaga ganyan ang sasabihin mo, di ba, sa mga makukuha ng psychological test. Bibigyan mo muna ng detalye para saan yung test, bakit nagte-test, saan gagamitin, paano ini-interpret yung score, so on and so forth. So anong mali dito sa ginawa ni Jerry? Pag-usapan natin, no? Ethical principle number two is called the principle of informed consent, another principle that should be followed by the test users. Anyone with the possession of a psychological test na binili niya from the test developer or the test users. Let's talk about informed consent. Dapat kabisado niyo yung pattern ng informed consent. Sino ba ang nagbibigay ng informed consent? Sino ang tumatanggap niyan? Ano ba yung direction nito? Is it the test users giving the test takers informed consent? Or is it the test takers giving the test users informed consent? You can first pause the video and think about that. Ano ba yung direction ng informed consent? From test users to test takers, or from test takers to test users? The correct answer is from the test takers to the test users. So ang magbibigay ng informed consent, yung test takers. Kanino ibibigay? Sa test user, sa nag-a-administer ng test. Hindi ka pwedeng magpa-administer ng isang psychological test hanggat hindi mo nakukuha yung informed consent coming from the test takers. And based on this, dito na natin kitang-kita na hindi nangyari yan sa case number 2. Sinabi lang ni Jerry yung mga detalye tungkol sa test, pero hindi niya kinuha yung informed consent ng mga kukuha nung test. Kumbaga, dire-diretso siya, oh, ito yung test, ito yung detalye, oh, kumuha na kayo ng ballpen nyo, let's start the test. Mali yung ganong proseso. Kukunin mo muna yung informed consent coming from the test takers. Again, let's repeat that. Very important. The test users will first inform the test takers, and after information is given, the test takers will give their consent. Hindi ginawa ni Jerry yan. Kaya nga,
importante na dalawa yan mangyayari, inform and consent. Give information and then get consent. Tandaan nyo yun, give, get. Give information, get their consent. Kailangan parehong meron. Hindi pwedeng may i-skipan ka dyan. Hindi pwedeng walang information pero may consent. Hindi rin naman pwedeng may information tapos walang consent. Hindi pwede. Inform, consent must be both present. At hindi nga yan ginawa ni Jerry. In fact, let me read to you a section of the psychologist code of conduct written by APA na may kinalaman sa informed consent. Informed consent includes an explanation of the nature and purpose of the assessment, sinabi naman ni Jerry yun, no? Fees, involvement of third parties, and limits of confidentiality, and sufficient opportunity for the client or patient to ask questions and receive answers. So ito yung mga salita na nakalagay sa code of conduct ng mga psychologist before you administer any form of psychological test. Regardless for what purpose, kinakailangan magbibigay ka ng mga concrete information about that test. Now, based on this, kasi medyo general yung pagkakasabi ng APA dito, no? Ano ba talaga yung mga information na dapat kasali? Dapat alam ng isang test taker before they give you their consent. The following, the nature of the test. Number two, the purpose of the test. Number three, where the scores will be used. Number four, meron bang mga risk kapag kukuha ka ng test? In the case of psychological test, meron kasing mga test na that will require the person to recall certain memories in the past. Diba? Now, for some clients, that could be a risky activity. Especially, kapag yung pinaparecall mo na memory is a little bit traumatic. Diba? So, dapat, bago mo ipagawa or bago mo ipa-administer yung test na yun. Yan. Oh, sorry ah. Ayan. Mag-update na raw ako ng Adobe. Anyway. Bago mo ipa-administer yung test na yun na magtatanong ka tungkol sa past nung client, dapat naiintindihan nung client na pwedeng bumalik yung trauma niya. Diba? Pwedeng magising yung mga negative emotions niya. Dapat alam niya that those things may happen. Again, there are certain psychological tests that are like that. Okay? Number 5, assurance of confidentiality. Number 6, answer the questions that the client has before taking the test or participate in your study. The principle here is, kapag meron kang na-miss dyan ni isa, meron kang hindi sinabi at pinagpatuloy mo yung pag-administer ng test mo, that is enough for you to be considered unethical. At dapat ngayon, mas maging maingat tayo dyan because, I mean, 10 to 15 years ago, you become unethical. Wala masyadong consequences yan. But because being a psychometrician is now a profession, meron na siyang lisensya, kapag ikaw ay naging unethical, that can be a grounds for you na matanggalan ng lisensya. So you really, really have to make sure that all of this information are understood by the test taker. And after you explain this to them, they agree to take the psychological test that you will administer. Huwag na huwag kang mag-a-administer ng test nang hindi nila naiintindihan ito o meron kang hindi sinasabi. Another thing that's very important in relation to informed consent, dapat yung informed consent, written form. So kapag kinuha mo yung informed consent ng clients o ng test takers, dapat meron silang dokumento, nakadocument lahat ito. Yan o, ilalagay mo to sa isang document and then sa end ng document, pipirma yung mga client, pipirma yung mga test takers bilang patunay that they have been informed of this and they have given you their consent. Ito yung iyong hard evidence, concrete evidence that you have followed informed consent. Hindi pwedeng laway lang. Hindi pwedeng sabihin mo later on na, oh, hindi, pumayag naman sila eh. Oh, paano mo nasabing pumayag sila? Tinanong ko sila kung okay ba silang mag-test. Sabi nila, oo. Oh, hindi pwede yun. Kinakailangan, meron kang concrete evidence that indeed, you have given them information and after they receive the information, they have given you their consent. It must be in written document form. This is one sample of informed consent. Marami namang ano ito eh.
marami naman itong mga format, nagkalat naman yan sa Google. So, wala namang standard na format kung paano magsulat ng informed consent, but all this information must be present. Okay? So, yan yung tinatawag nating principle of informed consent. This is a special rule under informed consent, again, written from the APA manual. Sabi, psychologists inform persons with questionable capacity to consent using language that is reasonably understandable to the person being assessed. Actually, ang issue dito is, ang sinasabi dito ng dokumento, kapag yung kukuha nung test is a minor, bata, halimbawa 8 years old, 9 years old, di ba? Hindi pa naman sila ganun ka-technical mag-isip about this informed consent, no? So, dahil alam mong hindi pa nila naiintindihan gaano yung mga sinasabi mo, if you're going to apply this principle, that minor must be accompanied by an adult. At yung adult, kasama yung minor, sa kanila mo ngayon ipapaliwanag yung mga information, and the adult will be the one to give you the consent that the child is ready to take the test. Ganyan ang principle kapag yung test taker is a minor or even a disability. Halimbawa, meron siyang psychological condition. Mahina yung kanyang comprehension skills. Hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasabi mo doon sa information about the test. Okay? Maghahanap ka, responsibilidad mo maghanap ng isang tao who is competent enough to explain to that person the things you're saying. Hindi pwedeng alam mo namang hindi ka na naiintindihan nung batang ito dahil meron nga siyang psychological condition or even an adult, di ba? Tinuloy-tuloy mo lang. It's your responsibility to hire a professional who can properly explain the things you're saying to this person with a psychological condition. And that's the only time na masasabi nating valid yung consent na makukuha mo from them. Kapag naiintindihan talaga nila at ginarantiya yan ng isang professional na hinire mo. Oo, that's the only time that you can say na nagbigay ka o binigyan kanila ng informed consent. So, wag niyong kakalimutan ito. No? This is very important. Let's move on to case number 3. Hannah is a third-year college student who is very interested in studying the unconscious. She is planning to write a project paper about the common unconscious contents of gays in her school. To do this, she needs a projective test. She chooses Rorschach. She went to a psychological test publishing house to buy one. After the purchase, she went on administering the test to 10 gay participants. This was done after informed consent was given to her by her subjects. Ang tanong, ilang violations ang na-commit dito ni Hannah? Okay? Definitely may violation, pero ilan? Let's talk about this. Ethical principle number 3 is called the principle of minimum competency. This time, this principle, sinusunod ito ng dalawa na. Test user, kung sinong may possession ng test, and the test developer, kung sino yung gumawa ng test. The basic idea of the principle is, the test user must be competent enough to be an examiner or to handle the psychological test. Let me repeat that, very important. Yung test user, kapag meron siyang binili na psychological test, dapat yung test user na yon is competent enough, meron siyang necessary skills and experience to properly use the psychological test na kanyang binili. Kasi tatandaan nyo, yung iba't ibang mga psychological test in the market, they require different levels of competence from anyone who plan to administer those tests. Iba-iba ng prerequisite requirement. Bago ka magkaroon ng ganitong psychological test, dapat meron kang ganitong competence. Dapat meron kang ganitong credential. Ganon ang nature ng standardized psychological test, no? Hindi siya basta-basta na binibigay lang kung kani-kanino. We have to make sure that any person who plan to possess a certain form of a psychological test must meet the minimum requirement, competence requirement to handle that test.
In fact, just to give you an idea, meron tayong tatlong test levels. Each test levels, sinasabi nila, yung general requirement na dapat meron ang test user before possessing a certain test or even administering a certain test. Tatlo yan. Merong mga test na level A. Kapag sinabing ang test level A, this is the minimum requirement sa isang test user para magkaroon ka ng mga test na ito. Tests or aids that can be adequately administered, scored, and interpreted with the aid of the manual and a general orientation of the kind or to the kind of institution or organization in which one is working. So, ito yung pinakamababaw na requirement. Basta marunong kang magbasa ng instructions galing sa manual, okay, meron kang basic ng psychometrics. After all, pag may license ka, that means meron ka ng basic ng psychometrics, pasok ka para magkaroon ng isang psychological test under level A. Pero may mga psychological test naman level B. These are tests that require some technical knowledge or test construction and use and of supporting psychological and educational fields such as statistics, individual differences, psychology of adjustment, personal psychology, and guidance. Mas matindi ang requirement ng level B test. Dapat meron kang knowledge of test construction. Dapat naiintindihan mo yung validity, reliability, norming, normative sample, standard deviation, etc. Mas mataas yung level B. Kapag hindi mo na-meet yan, alam mong wala kang ganyan, then you cannot use any test, any psychological test under level B. Level C naman, ito naman yung mga test that requires substantial, ibig sabihin mataas, na understanding of testing and supporting psychological fields together with supervised experience in the use of these devices. Ito yung pinakamataas, yung level C. Hindi lang sapat na meron kang license as a psychometrician, dapat meron kang training to handle that test. Dapat meron kang direct supervision from someone who can handle that test well. So again, even if you are a psychometrician, even if you have the money to buy level C tests, hindi ka pwedeng bigyan yan kung wala ka namang ganyang competence. Kaya ang pinaka-application dito for this principle for the test users is make sure you are qualified to handle a certain psychological test bago mo i-administer. At dyan nagkamali si Hannah. Kasi alam naman yung estudyante pa lang siya, hindi pa siya qualified to handle a test na Rorschach. Remember, ang Rorschach level C yan. Estudyante pa lang si Hannah. Wala siyang supervision. Wala pa siyang necessary training to handle that test. Ang dapat ginawa ni Hannah, kung talagang kailangan niya gamitin yung Rorschach, nag-hire dapat siya ng isang tao who is qualified, who is competent enough to handle Rorschach. Eh wala, sa case, hindi ginawa yun eh. No? Siya mismo ang nag-administer. So that's violation number one. Oh, let me read to you another part of the Code of Conduct about the competence of examiner written by APA. Psychologists provide services, teach, and conduct research only within the boundaries. Take note of that. Only within the boundaries of their competence. Ikaw mismo magkukusa. If you know you are not competent enough to handle a test, huwag mong gamitin. Based on their education, training, supervised experience, or appropriate professional experience. The keyword, magkusa. Kung alam mong hindi ka competent, don't handle the test. If you really need to administer the test, hire someone who is competent to handle the test. Okay? It accordingly behooves assessment psychologists not only to maintain their own competence, but also to call the attention in appropriate circumstances to assessment practices that fall short of reasonable standards of competence. Ito yung application nito. Eh kung may kakilala ka, no? Kung may kakilala ka or may nalalaman kang gumagamit ng isang psychological test na hindi naman siya competent in handling that psychological test, it is your professional responsibility to report
those people. So hindi ka naman umeepal diyan, no? Hindi ka naman nangingialam. It is your professional responsibility to report these malpractices. So kung may kakilala ka, hindi naman siya competent, wala naman siyang training sa Stanford Binet, wala naman siyang training sa projective test, pero nag-a-administer ng projective test, then pwede mo itong i-report sa mga otoridad. Another application of this principle of minimum competency for the test users, make sure that you are qualified to, test developers pala, I mean, test developers. Again, let me start again. Test developers, to ensure that the test user is qualified. Kung ikaw ay isang publishing house, nagbebenta ka ng isang psychological test, bago mo bigyan ng psychological test yung bumibili, dapat meron ka munang background check kung qualified ba, meron bang necessary skill yung taong bumibili sa'yo. Now, in case na malaman mo, this person has no skills, this person not qualified to handle the test, then huwag mo siyang bentahan ng test na binebenta mo. Hindi yung porket may perang pangbili, bibigyan mo siya ng psychological test. That is a very irresponsible way to handle psychological test. Again, as the test owner, as the owner of the test, as the developer of the test, you have the responsibility to make sure that only qualified people will have a possession of the test that you develop. Of course, according to which level your test belongs to. Level A, level B, or level C. Okay, so yan yung principle of minimum competency. Let's move on to case number 4. Janeline is a grade 4 guidance counselor. She just gave 10-year-old Mike a series of psychological tests, both intelligence and personality tests as a school protocol. Upon reading Mike's results and some interviews, she discovered na si Mike is angry with his mom and dad for always fighting. Meron siyang hinanakit sa kanyang mga magulang. Intellectually, Mike is functioning in below average level. So dahil doon, naapektuhan na yung pag-aaral ni Mike. One day, Mike's mom went to Janeline asking for Mike's test result. So pinuntahan siya nung nanay ni Mike for some reason. Now, Janeline hesitatingly gave the test result. Siguro na-pressure siya kasi nanay ni Mike yun, no? So binigay na lang niya yung test results. Now, at the end of the day, nagigilty itong si Janeline sa kanyang ginawa. Dapat ba niyang binigay yung test results ni Mike doon sa nanay niya? Or dapat maintain niya yung confidentiality nung resulta nung test? Alin ang tama doon? Pag-usapan natin, principle of confidentiality. This principle is being applied by the test users. Again, anyone with the possession of a psychological test. The basic idea, kung isasummarize natin yung confidentiality, ang sinasabi lang dyan, lahat ng test data na meron ka as a psychometrician must be private. And what do you mean by private? Hanggang saan yung bounds ng privacy? Sino lang dapat makakakita niyan? The psychometrician, the psychologist, and the client. Yang tatlong lang yan ang dapat makakaalam ng lahat ng data na makukuha mo from administering a series of psychological tests. But a deeper question is, what counts as data? Ano ba yung mga bagay na dapat talagang ina-applyan natin ng confidentiality? Good question. Let's read the document again, written by the APA regarding ano ba ang ibig sabihin ng test data na dapat confidential. The term test data refers to raw and scaled scores, client or patient responses to test questions or stimuli, and psychologist notes and recordings concerning client or patient statements and behavior during an examination. I want to emphasize the point here that data does not only include raw scores. Dapat nating maintindihan 'yan, no?
Although ang raw scores, parte yon ng data na dapat confidential, but it doesn't stop there. Kahit yung mga interviews pala, kahit yung mga transcriptions ng interviews, kahit yung mga informal, lahat ng mga bagay na sinabi ng client sa'yo, kasama yun sa test data na dapat confidential. Again, let me repeat. Confidentiality does not only cover raw scores from psychological tests, but basically all information, all data, quantitative or qualitative, na nakuha mo from your client, yun yung counted as test data that should be confidential. Kaya alam nyo, ang isang practical application dito, how do you apply confidentiality is the most basic level. Meron dapat part ng opisina nyo na lahat ng test results, the raw scores, the answer sheet, lahat ng transcriptions, lahat ng recordings, must be secured in one filing cabinet that not everyone has an access to. Hindi pwedeng papasok kasi isang guidance office, nagkalat doon yung mga past psychological tests, nagkalat doon yung mga notes ng mga counselors. No. These are confidential things that need to be really protected. Kaya sa lahat ng guidance offices, sa lahat ng psychological clinics, there must be a secure room, a filing room, or a filing cabinet na doon lahat itatago, nakalock. Ang may susi lang doon, yung psychometrician at saka yung psychologist. Dapat merong ganong area, yung opisina na yon, for you to apply the principle of confidentiality. Doon ilalagay lahat ng test data na sinisigurado nating dapat confidential. Now, let me continue. Kasi merong mga, ano to eh, no? Kumbaga, merong mga twist yung principle na ito. Let me read. Psychologists may refrain from releasing test data to protect a client or patient or others from substantial harm or misuse or misrepresentation of the data or the test. Recognizing that in many instances, release of confidential information under these circumstances is regulated by the law. Mas pasimplihin natin, dito natin mapapasok yung kaso ni Johnny Lynn. Meron siyang kliyente, no? Grade school. Pinuntahan siya yung ng nanay, hinihingi yung test results niya. Now, dapat bang mag-guilty si Johnny Lynn? Okay? Or, hindi, bago muna yun. Bago muna yung dapat ba siya mag-guilty. Dapat bang ibigay muna ni Johnny Lynn yung test data sa nanay ng estudyante niya? Ang sagot ng mga intellectual, depende. Diba? Wala ditong clear-cut principle eh. Dapat gagamit ka ng tinatawag nating sentido common, or in English, common sense, or in a deeper English, discernment. Sa tingin mo ba, Johnny Lynn, kapag binigay mo yung information, binigay mo yung mga data na ito sa nanay ng estudyante mo, malalagay ba sa alanganin o sa panganib yung estudyante mo? Halimbawa, yung nanay kasi masungit, nagpi-physical abuse. Alam mo na kapag nakita nung nanay ng estudyante mo yung mga sinabi sa'yo, alam mong magagalit yung nanay at baka gulpihin yung anak niya. At alam mo na mangyayari yun, then according to this principle, because of your professional judgment, pwedeng hindi mo ibigay yung test data. Kasi alam mong ikakapahamak nung kliyente mo. Pero kung wala naman, mabait naman yung nanay niya, talagang gusto lang talagang mag-improve ng nanay niya sa pag-handle sa kanyang anak, at sa tingin mo, makakatulong naman yung mga test data na yan, no? E di ibigay mo, walang problema. Again, ano eh, walang clear-cut ano dito, no? Clear-cut principle, you just have to use your discernment. Diba? You just have to use your wisdom. Kung ibibigay mo ba yung test data o hindi. So, it all depends on makakabuti ba sa sitwasyon if you release the test data. In the absence of a client-patient release, psychologists provide test data only as required by law or court order.
In some situations kasi, halimbawa, alisin na natin yung issue ng minor. Halimbawa, adults na yung mga pinag-uusapan natin. Halimbawa, merong humihingi sa'yo ng data ni ganito. Let's say an adult. Adult na yon, no? I-release mo ba? At sa tingin mo, meron namang legitimate reason para i-release yon. Ang una mong gagawin, tatawagan mo yung kliyente na nagmamay-ari ng test data na yon. So, tatawagan mo muna si Pedro. Oh, Pedro, meron dito humihingi ng test data mo. Komportable ka ba? Okay lang ba sa'yo na ibigay natin yung test data mo sa taong ito? If Pedro answers yes, then you can release. But if Pedro answers no, then you don't have the right to release those results. Except, kaya nga sabi ko dito may exception, kung ito ay required by law or inuutusan ka na ng korte na i-release yan, maybe because there is an ongoing investigation, kailangan talaga makita yung test data to confirm certain things, then wala kang choice but to follow the court order. So, dyan medyo hindi mo masusunod. Hindi mo talaga masusunod yung confidentiality if there is already a court order. Pero kung walang court order, merong humihingi ng test data ng client mo, papaalam ka muna, ipapaalam mo muna sa client mo na merong humihingi niyan. So, I hope that is clear. Other applications of confidentiality. Number one, don't make your cases a conversation topic. Kasi minsan, meron kang mga very unusual cases, nagugulat ka sa mga nakikita mo, diba? Hindi mo dapat sinishare yung mga bagay-bagay na yan sa mga tao na hindi dapat malaman yung mga data na yon. Kahit sa asawa mo pa, kahit sa kaibigan mo lang habang nagkakape kayo para lang magkaroon kayo ng topic sa pagkukwentuhan, that's not allowed. Any data coming from your client stays inside your office. Huwag nyo yung dadalhin sa labas ng bahay at pag-uusapan, that is unethical. Number two, securing the results of psychological tests. Sinabi na natin yan. In any offices na merong na nangongolekta ng test data from clients, there must be a room. There must be a filing cabinet where all this data are properly secured. Hindi dapat lahat may susi. Ang may susi lang yung psychometrician at yung psychologist. Okay? Dagdag ko lang, proper disposal is also needed. Kung sakali mang in the future, talagang matagal na, no? Napupuno na yung filing cabinet, kailangan na talaga mag-dispose, dapat maayos ang pagkakadispose ng mga answer sheet, ng mga questionnaires, ng mga transcript. Diba? And usually, when I say maayos ang pagkakadispose, sinishred dapat yan. To the point na talagang walang makakabasa ng mga test data ng mga past clients nyo. Hindi pwedeng kinuha mo lang yung mga lumang test data tapos tinapon mo lang as is sa basurahan kasi pwede pang mabasa yan ng ibang tao. Tapos yung makabasa pa niyan, nagkataon, kilala niya yung taong yun. O, edi nasira mo rin yung confidentiality. So, in case you're going to dispose this test data, do it properly. And number three, using code names or aliases in case reports. Again, minsan kasi, no, lalo na if you are into research, you are going to present client cases in different conferences, can you use this test data para sa iyong presentation sa isang conference? Ang sagot, pwede naman, basta, magpapaalam ka muna doon sa kliyente na nagmamay-ari ng test data na yon. So, paalam ko muna, uy, Pedro, pupunta ako sa PAP convention, ipepresent ko tong papel ko na ito, pwede ko bang gamitin yung test data mo to support my paper? No, nagagamitin ko sa aking presentation. Kapag ang kliyente mo hindi pumayag, then you have no right to use the test data. Pero kung pumayag, di walang problema. Pwede mong gamitin yung kanyang data sa iyong conference. Exceptions of confidentiality, yung iba dito sinabi ko na, no? If the client is in danger, isa pa yung exception. Halimbawa, may kliyente ka. Okay? Sabi ng kliyente mo sa'yo, meron siyang planong magpakamatay. Mamayang gabi, papakamatay na raw siya. At hindi raw niya ipapaalam sa parents niya. Kasi yun ang plano niya, masurpresa ang parents niya.
Now that you know the plan of committing suicide, pwede mo bang sabihin doon sa kanyang parents yung kanyang gagawin na yun? Ang sagot, pwede. Kasi meron ng buhay na nakataya. Hindi mo pwedeng sabihin na, ah, okay, alam ko magpapakamatay siya, pero confidentiality eh. Diba? Kasi kung isipin mo, this can be prevented in what way? Kung pinaalam mo doon sa kanyang mga guardians, sa kanyang mga parents, yung kanyang plano, edi na maaagapan yan. Hindi niya maitutuloy yung plano niyang gawin. Diba? So in those cases, kapag meron ng buhay ang nakataya, then you can override the principle of confidentiality. Number two, if others' life is in danger, pwede mo rin wag nang sundin yung confidentiality. Halimbawa, may kliyente ka. Sinabi niya sa'yo na papatayin niya yung kapitbahay niya. Oh. Ibig sabihin ba nun, wala kang gagawin, hindi ka magsusumbong sa authority, hindi mo sasabihan yung kapitbahay about what you have heard? Ang sagot, hindi. Kasi kapag natuloy yung ginawa niya, napatay nga niya yung kapitbahay niya, nagkaroon ng investigasyon, nalaman ng pulis na alam mo pala yung plano at wala kang ginawa, you can be considered as an accessory to the crime. Baka pag bintangan ka pa na kasabwat ka sa plano niya sa pagpatay ng kapitbahay niya kasi alam mo eh. Alam mo na nga wala ka pang ginawa. So in those cases, again, if you're going to combine numbers 1 and 2, the principle is kapag meron ng buhay na nakataya, once life is threatened, then you can override. You have the license not to apply the principle of confidentiality. And of course, number three, if the client is minor. Yun na nga yung kaso ni Janeline. Diba? Kaya hindi dapat mag-guilty si Janeline kasi grade school student yung kliyente niya at yung nanay ang humihingi ng data. Kaya in that case, in relation to number three, hindi dapat mag-guilty si Janeline. Hindi rin necessary kay Janeline na mag-ask ng permission from the grade school students before she releases the data unless she wants to. Kung talagang gusto niyang i-heads up lang yung bata, pwede rin naman, but it's not necessary because the client is minor. But again, I keep on telling this, depende pa rin yan sa sitwasyon. Kung alam ni Janeline na ikakapahamak ng bata yung pag-re-release niya ng data, then better yet, huwag na lang niyang gawin. Pero doon kasi sa case, hindi klaro eh, di ba? Kung anong klaseng ugali meron yung nanay nung grade schooler. So, we wouldn't know. Oo. Anyway, again, this short video, it does not cover all the ethical principles necessary for psychometricians and psychologists to know. If you want to see the comprehensive review, all the details on the different ethical principles we apply in our practice, basahin nyo yung mga documents na ito. The Code of Ethics for Philippine Psychologists written by the PAP, and of course, the Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct written by the APA. For those of you who will be taking the board exam, ang suggestion ko, huwag kayong magbo-board exam hanggat hindi nyo nababasa yung mga documents na ito word for word. A lot siguro mga 2 to 3 days to for you to expose yourself to the things being taught in these documents on how to be an ethical psychometrician or psychologist. If you have any questions about our lesson for today, don't hesitate. Mag-post lang kayo ng questions sa comment section and I'm going to do my best to answer all this. Thank you everyone for listening. Sana nakatulong itong maikling video ko na ito. God bless everyone. Have a great day. Bye-bye.